Good evening sa lahat and welcome to today's question hour. This is our first episode actually. And today we will be discussing consumer rights and responsibilities. With us today are three employees from the Department of Trade and Industry, Region 2. Attorney Sai, can you please introduce our speakers today? Maraming salamat, Attorney John. Isang magandang gabi po sa lahat ng tagapanood nitong ating question hour. At gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking mga kasamahan mula sa DTI Region 2. Unang-una, si Ms. Angie Gumaru, ang Trade and Industry Development Analyst. And meron din po tayo from DTI Isabela, Sir Mel Marie Angelo Lasiste. Attorney John? And of course, we andito rin si Attorney Cyrus Restauro from the DTI Regional Office, the Legal Officer and Chief of Staff ng DTI. So for the first part nitong ating question hour, bibigyan muna tayo ng maiksing briefer ng ating speakers tungkol sa basic consumer rights and responsibilities. Magandang gabi, Attorney John, at sa kasamahan ko na rin po sa DTI, Attorney Sai and Sir Mel, at sa lahat po ng ones and wana na nakaantabay sa Batas for Everyone question hour. So umpisahan po natin yung ating pong pagsagot sa inyong mga katanungan, lahat po ng mga sinandang everyone and everyone sa pamamagitan po ng konting walkthrough lang po kung ano yung mga consumer rights po natin. So, meron po tayong walong consumer rights. Ito po yung right to basic needs, right to safety, right to information, right to choose, right to redress, right to representation, right to consumer education, and right to healthy environment. So, isa-isahin po natin. Saglit lang po ito, isa-isahin po natin yung mga karapatan po natin. So yung right to basic needs po, ito po yung karapatan nating magkaroon ng access sa pagkain, kasuotan, tirahan, healthcare, at lahat po ng mga pangunahing pangangailangan para po mabuhay ang isang tao. Susunod po dyan yung ating pong right to safety o yung karapatan naman po natin na maging ligtas mula sa mga produkto o serbisyo na nakakasama o mapanganib sa ating kalusugan o kaya ay buhay. Pangatlo po dyan yung ating pong right to information o yung karapatan po natin na malaman ang tamang impormasyon tungkol sa isang produkto o serbisyo at para maprotektahan na rin po tayo laban sa mga mapanlinlang at madayang mga advertisements. And pang-apat po dyan, meron po tayo yung right to choose. Ayan. So as the name suggests po, karapatan po nating pumili ito. So hindi lamang po pagpili sa produkto o serbisyo, kundi para pusisihin na rin po natin kung naaayon ba sa kagustuhan natin yung mga kondisyon o terms ng mga consumer transaction po na pinapasok natin. At panglima po dyan, yun pong ating right to redress o yung karapatan po para sa kabayaran dahil sa pinsala na natamo natin dahil sa mga depektibong produkto o serbisyo at sa mga ibang mga gawain ng ating mga negosyante na hindi po wasto. Pang-anim po dyan yung atin pong right to representation o yung karapatan po natin na ipahayag yung atin pong interes at saloobin. At hindi po ito yung tayo mismo yung magsasabi ng kagustuhan po natin. Ito po yung role po ng atin pong mga representatives from the Congress. So sila po yung nagre-represent sa atin para po mailathala nila yung mga kagustuhan natin sa bawat batas na ginagawa nila. So, pang-pito po dyan, yun pong ating right to consumer education. So, ito po yung karapatan na ng mga consumer para magkaroon pa po ng kaalaman, para mas lalo pa pong maging wise po tayo at mas matalino sa ating mga consumer choices. And kaya po, kung makikita po ninyo, hindi po tumitigil ang DTI sa kabilaan po talaga ang aming mga webinars, hindi lamang sa head office, kundi po sa mga regional offices and provincial offices. At panghuli po, pero definitely not the least, ito po yung right to a healthy environment. So ito po yung karapatan natin na manirahan sa isang komunidad na malinis, marangal, at maayos. So yun po, Attorney Angel, yung mga walong consumer rights po natin. Thank you, Ma'am Angie, for discussing sa atin comprehensively kung ano yung mga karapatan ng mga consumer. Mahalaga siguro na alam ng bawat one at one na natin dito
kung ano yung mga karapatan nila when it comes to yung sa pambili or yung sa consumption nila. Sir Mel, can you enlighten us naman on yung responsibilities natin bilang consumers? So thank you po, Attorney Zan. Again, I would like to greet everyone po ng ating mga nakasubaybay sa ating question hour here at Batas for Everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Again, I'm Mel Asiste po from DTI Isabela, and I would like to run over no po yung ating mga consumer responsibility. So just like what Spider-Man said, ano po, with great power comes great responsibility, sabi niya nga. So since consumers are well empowered with their rights, definitely we also have some responsibilities to do on our part, ano po. So the Consumer Act of the Philippines has named, ano po, 5 consumer responsibilities, ano po. Namely, critical awareness, we have the responsibility to take action, social concern, environmental concern, and solidarity. So isa-isahin ho siguro natin sa. So for critical awareness, responsibility for critical awareness definitely is to be questioning po. Kailangan nating maging matanong. Matanong sa anong mga bagay po? Definitely the use, the price, the quality of goods and services that we buy. We have the responsibility to take over no po dun sa mga questions natin regarding the use. Again, regarding dun sa safety ng mga produkto ang ating mga binibili. Another responsibility is to take action po. Us in the Department of Trade and Industry, sinasabi po namin palagi that we can never do our job alone. Ano po? That is why, as much as possible, we call for our consumers to be proactive as well. So paano po nila ginagawa yun? We have actually the responsibility to take action. Sabi nga ho natin, the more na tinotolerate natin yung mga malpractices in the market, the more na mas maraming Pilipino ang mas maghihirap at mas marami tayong consumers na talagang mapapanganib ang kanilang mga buhay. No po. So we have that responsibility, no po, to take action and to, of course, to help others to take action as well. So that dun po papasok yung responsibility natin for social concern. Again, no man is an island. No po. We can never prosper as a nation kung talagang isa-isa lang dating iniisip yung kapakanan natin. No po. Well, in fact, we have the responsibility to take care of others and to push for their rights as well, lalong-lalo na yung mga disadvantaged nating kababayan, yung ating mga individual groups na talagang powerless in the society, sila yung mga talaga dapat na tinutulungan natin as part of our responsibility as consumers. Another one po is for environmental awareness. Of course, the Department of Trade and Industry is very well off sa ating mga advocacies para sa ating kalikasan. Ano po? So we should be, we have the responsibility, you know, po, to think about the consequences of the things we buy, especially yung epekto nito sa ating environment and to the safety of others as well. And lastly, of course, we have the responsibility to be solid, or it's all about solidarity. You know, po. We in DTI, we encourage everyone or our consumers to have groups, you know, po, to organize organizations that would definitely push, you know, po, for the rights and responsibilities of the consumers. Lalong-lalo na, of course, dito ho sa ating bayan, mas maigi ho yung, mas malaki yung boses, ano po, para marinig tayo bilang mga consumers. And with that, po, there you go po, ano yung mga responsibilities natin as consumers. Thank you po, Attorney Zan. Okay, thank you, Sir Mel. So yun, it just shows na, ano, bilang mga consumer, may mga karapatan tayo, pero hindi lang natatapos doon sa karapatan na yan, kundi meron din tayong mga responsibilities na kailangang i-fulfill para at the end of the day, we will all collectively have a good consumer relationship between ano, yung buyers and sellers. So yung prior to this event, nagtanong tayo sa ating mga viewers kung ano yung mga pressing na mga ano yung pressing pero mga common na mga problems nila regarding yung consumer rights and responsibilities nila. So we go to the Q&A portion ng ating program. So I will be reading yung mga ano natin, yung mga katanungan galing sa ating mga viewers, and our friends from DTI will enlighten us kung ano yung sagot dito sa mga katanungan natin. Kasi alam niyo naman, hindi naman tayo, wala naman tayong monopoly ng knowledge, but it is always a good thing to learn from those who know better. Shall we start with question 1? So, question 1 po natin is, paano po kung lagpas sa suggested retail price ang presyo ng isang bilihin sa tindahan? Ano po ang pwede kong gawin?
Attorney Sai? Okay. Isang magandang katanungan po ito, no, yung tungkol sa SRP natin. Pero bago po natin sagutin ito, ay tignan po muna natin yung basehan ng SRP natin. Ang suggested retail price ay nakaangkla dito sa ating Price Act of the Philippines o yung Republic Act 7581. At nakasaad dito sa ating batas na ang iba't ibang mga implementing agencies ng Price Act, including ang Department of Trade and Industry, ay may kakayahan maglabas ng suggested retail price for the guidance of the general public. Okay? Kaya nga po suggested siya kasi ang role niya lang is to guide our consumers on what is the true value of a certain commodity. Okay? So bilang suggested po siya at hindi siya mandatory, ang ginagawa po natin kapag nakitaan po natin ang isang business establishment na nagbebenta ng isang produkto beyond the SRP, ay titignan po natin kung bakit po ito merong deviation sa ating SRP. No? Titignan natin ano bang rason, ito ba'y dahil sa additional costs ng pag-angkat ng kanilang produkto mula sa supplier? O baka naman merong mga bottlenecks ating value chain na kailangan nating tugunan. So titignan po natin yung rason. Hindi po natin sila huhulihin kasi wala po tayong violation of SRP bilang ito'y suggested lamang. So kapag nakita nating may violation ng SRP or merong pagpepresyo na beyond SRP, ang gagawin natin, titignan natin, i-address natin yung bottlenecks nila. At kung makikita po natin na hindi talaga justifiable ang pagtaas mula sa SRP, baka naman pwede nating tignan yung violation na tinatawag nating profiteering, attorney John. Ang profiteering, ito ay naging matunog lalo nung simula ng ating pandemya, kung saan, for example, yung alcohol siyata, no, naging matunog yung pag-hoard ng mga alcohols, yung mga pagpepresyo ng sobrang taas. So, kaliwat kanan yung mga kinasuhan in the past ng mga law enforcement agencies natin na ang basis ng kanilang charge ay profiteering. At itong profiteering ay makikita rin natin ito dito sa ating Price Act. Pag titignan natin yung definition ng profiteering, ang sabi niya lang, kapag ang isang produkto ay iprinesyo na mas mataas doon sa totoong value nito, ay mako-consider ito as profiteering. Uh-huh. Itong SRP kasi, attorney John, no, kung hindi pa alam ng ating mga publiko, ito po ay isang presyo kung saan ang manufacturer ay nagpropose ng kanilang presyo sa DTI at titignan ni DTI kung tama po ba or karapat-dapat ba yung pagpepresyo na iseset ng ating manufacturers at kung saan po sila mag-meet, no? Kung saan mag-meet halfway yung pagpepresyo, ay ito na yung kalalabasan ng SRP. Kaya naman, once na merong pagtaas from the SRP, ay pwedeng maging sign ito ng profiteering. Kasi sino pa ba ang makakadetermine ng totoong value ng isang commodity, kundi yung mga nag-set na mismo, yung manufacturer and si DTI. So, isa yun sa mga pwede nating tignan na angulo na pwede nating ikaso in case meron tayong makita na unjustifiable deviation from the SRP. So sana nasagot ko yung ating unang katanungan. At yung pangalawa pala, ano po ang pwede kong gawin? Pwede kayong magreklamo sa pinakamalapit na Department of Trade and Industry office sa inyong lugar. Usually kasi ang offices natin, no, nasa center ng ating province. So kung medyo mahirap ang ating mobility, pwede naman sa ating mga negosyo centers. Ang negosyo centers natin almost present na sa lahat ng ating municipalities and cities. So sila po kasi yung tumatayong representative ng Department of Trade and Industry sa mga far-flung areas, no? Kaya pwede silang sumangguni doon at i-endorse sa atin sa ating mga provincial and regional offices itong mga reklamo na ito. At kung hindi naman po talaga pwedeng makalabas sa ating mga bahay, no, pwede rin naman through online. Pwede sila mag-email sa consumercare@dti.gov.ph. So, yun lang, Attorney John.
Oh, so yung pag-violate ng pag-go beyond sa SRP, it's hindi siya violation itself ano, pero it's a sign na somewhere along the value chain or the supply chain merong mataas ang presyo kasi hindi it goes beyond yung sa expected na price, which is suggested na dito sa SRP. Tama ba? Tama yan, attorney dyan, no? Kaya ito rin yung nag-explain kung bakit hindi applicable yung SRP natin, for example, sa ating mga sari-sari stores, no? Kasi ang sari-sari stores, ito yung mga stores na bumibili na mismo usually sa mga groceries. Yes. Ang groceries na kasi mismo, sila na nagbibigay ng produkto, sila na yung retail store for our consumer. Sila na yung direktang nakaka-transact ng ating mga consumer, which explains na yung pagpepresyo nila, which is almost ma-meet niya na yung SRP dahil sa kadahilan ng isa na siyang retail store. So kapag binili pa ng ating sari-sari store benta ng supermarket, edi talagang mas mataas talaga ng pagpresyo ng ating mga sari-sari store. Thank you Attorney Sai. Let's proceed dun sa ating second question. Pasensya na, medyo choppy yung connection natin. Yung question 2 ay kung bayad na ang online purchase at hindi na i-deliver ang order, paano at saan pwede magreklamo ang buyer? Okay, so doon po sa ating question or second question, it's on online purchase ano po na mga hindi na i-deliver. So usually po ang mga consumers natin talaga kanino, paano at sino ba dapat yung hahabulin natin whenever we have situations like this. So kami po sa DTI, although this is not a rule of thumb, ano po, we have laid down steps or tips na po pwedeng sundin ni consumer lalo-lalo na to address yung concerns niya with undelivered mga parcels. Ano po. So kami po sa DTI, again, advise our consumers. Sabi ko nga po kanina, one of our responsibilities to take action. Again, the Department of Trade and Industry, definitely po ang mga malpractices natin sa bansa. Yung mga gumagawa ng malpractices, I should say, talagang itatago ho nila sa DTI, yan definitely. Ano po. Kaya nga ho kailangan namin ng consumers, para yung consumers po natin ang magbibigay ng detalye sa DTI so that we can take action. So regarding this po sa online purchase, kami ho, we advise our consumers, lahat ng consumers namin na even physical transactions, to first address it to the business owner or doon sa seller natin. Kasi definitely, the seller is the one who knows the product ano po, itself. At kung simula doon sa kanyang, nung nasa kanya pa yung produkto hanggang maipasa niya ito sa courier, siya yung may alam doon. So definitely, he has all the knowledge about the product. Ano po. So first, address it to the seller. Kung si seller mismo, sinabi niya din na na-deliver ko ho yan, ito ho, na ganito ho yung detalye niyan. That is the very time that we can already contact yung ating online selling platform kung inside siya ng online selling platform. Bakit ho dadiretso tayo sa online selling platform kesa dun sa courier? Definitely po, si online selling platform has connections with all the parties in the transaction. Unang-una na dyan, nasa kanya yung details ni seller, nasa kanya din yung details ni courier natin. So definitely, it would be more efficient ano po, na idiretso natin yung concern natin, lalong-lalo na kapag hindi na ito ma-address ni seller, diretso na natin kay online platform. Ano po? Para si online platform, siya naman yung gagawa ngayon ng mekanismo para makita rin sa natin if it was really delivered or may discrepancies on the parties of the transaction. So again po, yun po yung mga tips natin for our consumers na buying online and yung mga undelivered nilang mga parcels po. Thank you, Sir Mel. Actually, sobrang nag-skyrocket ang use ng online purchase even before the pandemic, meron na yun. I mean, it's been proliferating, pero ngayong dahil sa pandemic sobrang dami talaga ng mga nagre-rely sa online purchase. And it's good na na nabanggit niyo kanina na they have to take action ano, kasi we often hear yung mga negative na sinasabi sa atin sa government, na sinasabi nila ay maraming ganitong problem, ganito ganyan, pero
hindi naman sila nagbibigay ng feedback sa atin, kaya hindi natin din maaksyonan. Ano yun, out of arm ano lang, yung hayaan lang, parang pupuntan lang natin yung sellers, ganun. Tapos wala, kung walang complaint, we cannot do anything. That works for any government agency, I believe. Kasi sa amin ganyan din yung kalakaran. So those are good tips, Sir Mel. So let's proceed sa question 3. Okay, siguro this is more of a more common question na naririnig natin. Pwede ba ang no return no exchange policy? Ma'am Angie? Yes, I will take that, attorney. So yung question po, pwede ba ang no return no exchange policy? So basically po, ang no return no exchange policy, and expressly prohibited po yan sa Consumer Act natin. So nakasaad po sa Consumer Act natin na bawal ilagay ang mga salitang no return no exchange sa mga sales contract natin, sa mga resibo, or kahit na anumang patunay po ng ating transaksyon. Basically, pinagbabawal po ito dahil indikasyon po ito ng deception o pandilin lang sa ating mga consumer. Kaya ito pong deception na ito, ito po yung mismong iniiwasan, ito po yung evil sought to be avoided. Kaya mahalaga din po na, in connection po dito sa no return no exchange policy po natin, attorney, mahalaga din na malaman natin kung kailan to applicable at ano yung mga exception ng no return no exchange policy na to. So hindi po mag-a-apply yung policy na to kapag ka yung sira o yung defect ng product na gusto mong ibalik o ipa-replace ay dahil sa kapabayaan ng consumer. Definitely po, hindi yan i-recognize. Pangalawa po, kapag ka second-hand na products yung involved. At pangatlo po, kapag ka naisipan lang ng isang consumer na, ay, ayoko pala to, hindi po natin i-recognize yun. So yun po, generally, expressly prohibited po talaga ang no-return no exchange policy. Oh, yes, thank you. Thank you, Ma'am Angie. Actually that's common, so as a rule wala ta, although generally, yun nga, hindi pwede yung no return no exchange, pero exception doon, for example, yung mga ukay-ukay na talaga namang second hand talaga sila. So wala kang habol doon kung if the, tama ba ako for saying na wala kang habol dun sa if defective siya, kasi in the first place it was you take the risk of of buying yung second hand, kasi meron at may chances na may mga sira yan kasi hindi na yan yung original na pristine na condition niya, tama ba, Attorney John? Kung pwede ko lang dagdagan yung sinabi ni Miss Angie. Yes. Oo. Yun nga, kagaya nga ng sinabi ni Ms. Angie, expressly provided itong prohibition ng paglalagay ng words no return no exchange. Kasi basically, nadadeceive ang ating consumers na walang warranty na afforded sa kanila. No? Kaya dito mag-a-apply yung sinasabi ni Ms. Angie na exceptions, yung sa warranty mismo. May right ang isang consumer to warranty except yung mga exceptions na sinabi ni Ms. Angie kanina. So, in no case na magiging pwede itong no return no exchange na may imprint sa kahit anong sales, evidence of sales transaction. Yes. Thank you, Attorney Sai, for adding to that. This is a very important thing to know, lalo na sa mga consumers natin, kasi sa atin, pag hindi natin alam yung karapatan natin, inahayaan na lang natin. Pero kung gaya nga na nasabi ulit kanina, kung hayaan lang natin yung mga ganyan, walang resolution yan until yung rights ng collective hindi rin ma-assure. So, let's proceed dito sa question number 4. Pwede ko bang buksan ang parcel ko na binili ko online pagka-deliver nito? Okay. So, sasagutin ko muna siya on a superficial level based kung ano yung nakikita natin mismo sa question. Of course, deliver, kasi sabi ng ating civil code, no, yung delivery mismo yung mode of transfer of ownership. Once nakuha na natin yung parcel, ibig sabihin sa atin na yun, at pwede na natin gawin kung ano yung gusto natin doon sa parcel. At kasama na doon yung pagbukas mismo ng parcel.
Pero tignan natin sa ibang angulo to, baka ang ibig sabihin ng ating nagtatanong ay pwede niya bang pilitin ang isang rider na magstay muna hanggat hindi pa na-open yung parcel. So baka yun yung gusto niyang tukuyin, no? Uh-huh. Ang kasagutan po rito ay kailangan muna nating malaman. May separate identity po ang ating courier at yung ating seller. Ibig sabihin, kung ano po yung reklamo natin tungkol doon sa produkto, kung ang reklamo natin ay tungkol sa warranty, baka may defect yung ating produkto, ang hahabulin po kasi natin ay si seller, hindi po si courier. Okay, wala pong kinalaman ang ating delivery rider. Okay? At pero kung ang ibang kaso na po kapag ang problema ay ang mishandling. In that case, ang problema talaga si ang hahabulin natin si courier o si delivery rider dito. Pero mahirap natin siyang patunayan unless meron tayong proof, no? Kaya kailangan habulin natin both si seller muna and tignan natin kung pwede natin i-implead si courier once na meron tayong maipakitang proof na meron ngang mishandling na nangyari dito sa ating produkto. Mm, yes, actually that's a good observation, Attorney Sai, no? O nga naman, pagka na-deliver sa iyo eh yun na yun, buksan mo lang, 'di ba? Pero I think that's a good catch yung idea na tinignan mo yung angle na paano kung ang gusto mong sabihin ay yung bubuksan ba niya the presence ng rider. That's a good catch. So thank you, Attorney Sai. For question number 5 naman tayo. Kung nakabili ako ng expired na produkto pero nabuksan ko na ito, pwede ko pa ba itong ibalik? Ma'am Angie or Sir Matt? Ako na lang po siguro, no, dun po sa ating question. So for question number 5, kung nakabili daw po ba siya ng expired na produkto, well, definitely po, ano po, we can return it back to the seller. Let's give an example, ano po, nakabili tayo. Definitely, it's all about perishable goods. Exactly, mga food po itong mga tinutukoy ng ating consumer. Pwede natin itong ibalik kung saan natin ito nabili, ano po. And then, pero let's also take in consideration, baka po kasi tanongin ng ating mga consumer din, yung pagreklamo or kanino ba dapat tayo magreklamo whenever we have things like this. So again po, sa DTI, proceed po muna tayo sa seller. Ano po. And if the seller does not do anything, kung wala naman husang ginawa na para aksunan yung ating nabiling produkto, and then that's the time that we can already put the concern to the agency. Ano po. And when putting up concerns with our agency, let's also take into consideration po na the Consumer Act has different implementing agencies. Ano po. So, hindi ho lahat sa DTI. Ang common notion ho kasi ng publiko, lahat ng aming nabili sa supermarket ay sa DTI kami magre-reklamo kung sakaling magka-problema. Ano po. That is why sa amin din ho sa DTI, napag-desisyonan din po ng aming secretary na yung no wrong door policy na kumbaga kami yung nagiging referral center ng mga concerns in regards to all goods. Ano po. So sa amin naman ho, para rin hindi na rin ho matagalan, ano po, na ilalobby nyo pa ho sa DTI, pwede natin itong ilobby diretso doon sa concerned agency. So definitely po, kung we're talking about food or perishable products, usually ho kasi under the DOH ito, under the Food and Drug Administration, yung mga agencies ho na yan, all present naman po siya sa Consumer Act. So if we have concerns, po pwede nating tanungin sa DTI kung kanino ba dapat na ahensya or kung po pwede naman nating i-research on our own sa Consumer Act, idiretso na ho natin sa concerned agency kapag hindi ho umakson yung ating mga sellers regarding the product that we have purchased on them. Yes, actually magandang idea yung ano, no, yung naging referral center na lang din si DTI. And ano, opo, actually Attorney Zen, sobrang dami kong ano eh sa amin ho sa DTI, talagang lahat na ho ata ng sorts ng complaints kahit kapitbahay minsan, no, sa amin na rin ibinabati yung reklamo. Again, ano po, we have different agencies naman regarding that. Ang maganda lang kay DTI, we have, sabi nga po, no wrong door policy. We can refer you to the agency, pero mas mapadali yung pagpoproseso ng inyong reklamo. Again, we urge our consumers to direct it to the proper agency po. Yes, actually, magandang idea yan.
sa in government, that's very common, ano, maraming misconceptions yung mga clients natin, pero it's always good to refer them to the proper authorities who can handle yung problem nila. But that's I admire that, ano, yung policy na ganun, kasi kung ikaw rin naman, Attorney John, if I may, sorry, sige po. Ay, sige, go ahead, proceed. Hindi, sige lang. Wala. If I may just take this opportunity, no? Kasi nabanggit na nga lang din yung misconceptions about our agency and what are our covered commodities or what are our covered laws, no? Meron kasing talagang misconception about kapag may nabili ang isang consumer, ay diretso sa DTI ang reklamo. Isang halimbawa dito, no, yung mga produkto sa market natin. For example, yung mga vegetables, yung fruits, yung mga bigas. Ito po ay under the jurisdiction of the Department of Agriculture, for example, no, under the Price Act. Ang Price Act kasi may iba't ibang implementing agencies yan, eh. Si DTI, meron si Department of Agriculture, meron si DOH, and etc., yung other agencies din. Ang sa DTI kasi, Attorney John, sa para rin sa kaalaman ng ating publiko, ang DTI is more on process raw materials. So kung for example, yung isda na within the jurisdiction of BPAR or DA, no? Kapag pre-process natin 'yan into a sardines, 'yan, diyan na papasok ang ating Department of Trade and Industry. Pagdating naman sa mga drugs, sa mga pagkain, ito ay covered na ng ating Department of Health based on our Price Act and Consumer Act. Okay. So, ayun. So, nalinawan tayo ngayon kung nasaan yung mga, kung saan natin pwedeng idulog yung mga concerns natin regarding the expired na products. Kasi mas maigi pa rin talaga na direct tayo dun sa agency, ano. Pero again, if you really don't know na kung saan ka pupunta, kung hindi yung nag-fall dun sa mga sinabi nila kanina, of course the better option, kasi wala naman nang best doon, is yung to go to DTI and i-refer naman nila kayo to the agencies involved. Okay, so let's take question 6. Maari bang ireklamo ang tindera sa palengke na madaya ang timbangan? And I will take it, Attorney, ulit. At saka ito, idadagdag ko lang din kanina, bilang na-discuss na rin nila Sir Mal at Attorney Sai. Hindi lang po kasi DOH, DA, DTI ang meron din doon. May part din po ang LGU. Yes. So ito na nga po yung tanong natin. Maaari bang ireklamo ang tindera sa palengke na madaya ang timbangan? Definitely po, oo. Yan, malinaw po yan sa ating batas na pinagbabawalan ang sino man na dayain ang timbang ng isang produkto. So yung mismong termino po ng batas ay to fraudulently misrepresent the weight or measure. Yun nga po eh. So, ito po yung kinomit ng isang tindera. Definitely po, pwede po siyang ireklamo. Ngayon ang tanong po, saan siya irereklamo? And so, unang-una po, pwede po natin siyang ireklamo. Sa LGU, syempre, bilang sila po yung naatasan ng batas, sila po yung may jurisdiction para mag-handle po ng mga ganitong violation. And nais lang din po namin idagdag, Attorney, na ang DTI, meron po kaming regular na operasyon timbangan. Si Sir Mel, kasama po yan sa monitoring team, enforcer po yan. So, sa operasyon timbangan po ng DTI, Attorney John, ay ini-inspection po ng aming team yung lahat ng timbangan doon sa particular na area kung saan po sila nakadesignate for that specific inspection day, para tignan kung meron bang mga madadayang timbangan, at kung meron man po, kinukumpiska yan. At saka idinadeposit po kay LGU para si LGU na po yung mag-recalibrate para ulit malinis po ulit. Saka meron din po tayong Attorney John, meron po tayong initiative sa DTI. Meron po yung ating timbangan ng bayan. So meron po kaming nilagay na mga timbangan sa mga major public markets po natin na pwedeng gamitin ng ating mga consumers para masiguro na yung binili nila ay walang daya talaga. So I hope Opo, mag-add lang po siguro. Kaya yung adjudicant kasi na-call yung attention ko, enforcer po.
No po. So kami naman po, just to clarify things, ano po, yung Operation Timbangan po is just being assisted by our agency, ano po. So purong ginagawa lang ho namin when talking about Operation Timbangan is pure assistance to the LGU. So yung assistance namin, so far as we are concerned, of course, we test yung mga timbangan nga ho natin. Pero yung kanila hong necessary actions to take, like calibrate or maybe penalize yung ating mga timbangan na talagang mali ho yung mga timbang nila, definitely it's under the jurisdiction po ng ating LGU. Kasi expressly naman po sa ating Consumer Act at the same time na si LGU po talaga ang may jurisdiction with those. Pero we assess, ano po, kasi definitely it's a consumer concern. So definitely it's a DTI concern po. So yun po, attorney. Yeah, thank you, Sir Mel. Attorney Sai, do you want to add something? Yes, in addition doon sa sinabi nilang dalawa, no, ni Ms. Angie at Sir Mel, meron pa tayong pwedeng ikaso sa mga violators natin. Babalik po tayo doon sa ating Price Act na ang main law na ini-implement natin during times of calamities or disasters. No? Meron doon, sabi doon sa may profiteering, no? Nabanggit na natin kanina sa unang question yata yun, yung tungkol sa profiteering, which is the pricing of a basic necessity in excess of its true worth. So babalik tayo doon, meron kasing binibigay ang ating batas na apat na prima facie evidence kung saan pag meron yung isa doon sa apat ay meron ng profiteering. At isa doon ay yung misrepresentation as to weight ng basic necessity or prime commodity. So for example, ang pangunahing bilihin na involved dito ay within the jurisdiction of DA, yung mga gulay, no? Kapag misrepresented siya as to weight, kasi nga hindi tama yung nasa timbangan, ay pwede siyang maging prima facie evidence of profiteering. So pwedeng mag-file ng kaso against doon sa ating violator for violation of or for commission of profiteering. Okay, so ang dami nating natutunan tungkol dito. So basically ang primary jurisdiction when it comes to yung mga ganitong concerns ay si LGU, kasi sila yung concerned, ay sila yung parang sila yung may ano, may sila yung may turf sa weights and measures. So thank you Attorney Sai, Ma'am Angie and Sir Mel. So let's proceed with question 7. Maaari bang i-require ang online sellers na i-post ang aktual na larawan ng item upang hindi ma-disappoint ang mga mamimili? Actually, very common ito, ano, kung titingin ka sa Shopee or sa, titingin ka sa mga online platforms natin, marami naman silang online platforms, actually, Lazada and all of these things. Ano. Meron ding, may mga items talaga na pare-pareho yung picture na nakalagay, although iba-iba ang seller. So, pwede ba nating i-require sila na i-post yung actual na larawan? Okay. Maaring i-require in the sense na bawal kasi tayo manloko ng mga consumer, no? Kung klaro naman sa ating mga consumer yung produkto na ibinebenta ng ating mga sellers, ay dapat tapat yung seller na ibigay yung actual na produktong pinapakita sa ating mga buyer. So, ito yung sinasabi nating expectation versus reality. As long as makikita natin doon sa post ng isang online seller na tapat naman yung characteristics or yung specifications na nakasaad doon sa actual item na ide-deliver sa'yo, ay enough na yun to satisfy yung non-deception na requirement natin. Pero, of course, hindi naman natin pinagbabawal. Actually, ang ginagawa natin, ine-encourage natin ang mga sellers natin na maging transparent as to the products that they are selling online. So kung kaya nilang i-provide yung pictures na nire-request ng ating mga buyers, then well and good. As long as walang deception involved, okay lang po yun. At we enjoin everyone, yung sellers natin, to be transparent as much as possible. Attorney Sai, meron bang enforcement side ito? When for example may deceptive na picture ganyan at hindi naman naging transparent yung seller hindi niya sinabi na ito yung actual na condition nung binebenta, meron bang ganun? Meron bang sanctions kumbaga? Yes, no.
Ito kasing online selling, isa lang siyang mode of selling eh. And in fact, sila ay isang business pa rin na kailangan registered pa rin with the concerned entities. So for example, kailangan registered sila with the DTI, registered sila with the LGU, NBIR, etc. So hindi sila exempted dito sa enforcement ng ating provisions ng Consumer Act. So kung may deception silang na-commit, pwede silang makasuhan based sa ating Consumer Act. At itong deception pala, as a part of our advocacy, gusto namin ipaalam sa ating mga consumer na dapat maging vigilant tayo sa mga online online shops, no? Ito na nga yung sinasabi ni Sir Mel na responsibility natin. Kapag makikipag-transact tayo sa mga online shops, titignan natin yung mga proof of identity nila. So for example, i-require natin yung kanilang DTI business name o kaya naman registration nila with the LGU. Nang sa gayon ay kapag may problema tayo doon sa produktong binili natin mula doon sa online shop, ay mahahabol natin sila based doon sa details ng kanilang registration. Huwag na po natin pahirapan yung sarili natin na hahanapin pa po natin through technical processes, no? Kasi mahirap nga maghabol ng mga, kunwari, anonymous shops, yeah, na existing lang online na wala man lang identity provided. So as much as possible, let's take precautionary measures like this one. Tignan natin yung registration nila. Nang sa gayon, pag may problema, tignan natin yung details at pwede na natin silang habulin at masampahan ng karampatang kaso. What I got from that from the answer is ibig sabihin hindi lahat ng online stores sa mga platforms na to ay DTI registered. Is that what is that warranted no statement? Okay. Well, ito ay isang reality, yes, Attorney John, no? Yes, okay. Na hindi lahat ay registered dahil nga hindi nga daw sila regularly engaged in business, which is very contentious naman talaga, no? Kaya medyo mahirap siyang matukoy kung regular ba siyang engaged in business or ito ba isang part-time lamang. Pero in reality, may mga unregistered businesses talaga na tinitignan natin kung paano natin sila mahahabol dito sa ating mga online shops. Kasi usually anonymous yan, Attorney John, no? Kailangan natin yung tulong ng ating mga computer experts, mga IT experts, para matukoy yung mga IP address, kung paano natin sila matatrap, no? Kaya mahirap siyang i-police in reality. So kailangan natin maging vigilant tayo mismo, maging proactive tayo, na hindi na tayo papasok sa mga sketchy transactions such as anonymous online shops like this. Yes, thank you, Attorney Sai, at magandang warning 'yan sa ating mga consumers, ano, kasi totoo naman nagpo-proliferate din ng yung mga businesses na may mga parang sa totoo lang hindi naman din talaga sila may parang dubious talaga din yung yung existence nila as a as a business, ano. So that's a good tip. So sa question 8 naman tayo. Yes, ma'am, yes. Angie. Actually, ito it's not really a legal din. Parang additional tip lang bilang kapwa online buyer. Yes. Very important po na i-tingnan natin yung reviews po nung seller. And kaya tsaka part na rin po siguro ng responsibility natin bilang mga consumer na mag-iwan din ng review, kasi malaking tulong po yan sa mga consumers natin. Lalo na kung hindi natin naman, hindi pa tayo familiar sa store. So mas maganda talaga na tignan din natin kung naka 5-star ba siya or talagang walang review, hindi magandang service. So yun lang, Attorney. Thank you, Ma'am Angie. Oo, tama nga yan. Kasi minsan may matitignan tayong items tapos walang reviews. Kakabahan ka tuloy. Kahit naman siguro mag-legitimate yung business, hindi ka mapapabili doon kasi walang reviews. That's a good tip po, Ma'am Angie, ano. And siguro sa mga
ano natin dito sa mga kapwa natin na mga online buyers, ganoon na lang po ano, as a community gawin na lang po natin 'yun na the responsibility natin na mag ano din, mag feedback sa mga ano, sa mga stores na makikita natin online. Thank you. So let's proceed to question 8. Kung ibang in-order ko sa online shop at ibang dumating, maaari ko ba itong ilapit kahit wala itong sira? Well, definitely po, Attorney John, no? Kasi pasok pa rin po ito doon sa ating remedies, which is the 3 R's. Lalong-lalo na kapag, kunyari, na-deliver nga po sa atin, mali yung produkto or kaya iba yung size or iba yung produkto from what we have ordered, iba yung itsura niya, iba yung gamit niya. Definitely, again, we are entitled to such. Ano po? Meron po tayong tinatawag sa DTI na 3 R's, which are the remedies available for our consumers, lalong-lalo na kapag yung mga ganitong instances. So yung 3 R's natin, first is yung ating repair, we have replacement, and then yung ating refund. Ano po? So sa ating 3 R's, definitely in this event po na mali yung dumating sa atin, we can ask for a replacement. Ano po? Lalong-lalo na kapag talagang mali yung dumating sa atin. Again, as consumers, we have such right na i-demand from our seller, lalong-lalo na if we have definite proof. Ano po? Na mali talaga yung from what we order, mali talaga yung dumating sa atin, we can actually, and again, kapag ho mga ganong instances, first lobby it to the seller, and then kapag wala hong nangyari, try to lobby it with the online platform kung kasama po yung seller natin doon, and then if wala pa rin talaga, then here comes no po the DTI. You can already ask for assistance in the DTI, and then we'll be assisting you po towards this concern. Thank you sir Mel. Actually, natitempt ako magtanong na, pero mamaya may related na question dito mamaya. Eh. So, saka na. Mamaya na lang po natin i-discuss ito pagdating doon sa question na ito. So, let's proceed to question 9. Kung damage ang item na nabili ko, ngunit sabi ng seller ay maayos ito noong na-ship, maaari ba akong magreklamo laban sa courier? Okay, Attorney John, I will take ulit itong question. Yes, mamaya. Yes, kung napansin mo, Attorney John, this has been repeatedly emphasized kanina sa mga first questions po natin. Kung kanino ba tayo magre-reklamo, sino bang ire-reklamo natin? Kung si seller ba or si courier? So definitely kanina sabi ni Attorney, unahin muna natin si merchant. Tsaka sabi rin ni Sir Mel kanina, si merchant ang nakakaalam kung ano yung condition ng product before siya na-ship. So kung ang tanong naman po ay pwede, well, pwede naman po talagang mag-file din kay courier. But we recommend po na kapag mag-file po tayo ng complaint, kumpletuhin na natin. So mas maganda pong i-implead na lang natin silang pareho. Unang-una, we have to be determined pa po kung sino talaga yung at fault. So kung hindi po tayo sigurado kung sino, kila seller o kay courier ang may kasalanan, it would be better to join them both, yung seller po natin tsaka yung courier, dun sa complaint. And pangalawa po, kung sakaling hindi pala si courier yung may kasalanan, it would be, kung hindi po si courier yung may kasalanan, it could be settled right away in the same complaint kasi nandun din naman po si seller. So makakatipid ka ng time, makakatipid ka ng abala talaga. So yun, Attorney, we really highly recommend po na kapag hindi tayo sure, mag-file na lang po tayo sa kanilang pareho. Yes, thank you, Angie. Pero ako kasi hindi ako familiar sa complaints mechanism ng DTI. Pwede, does it need to be a verified complaint at kanino siya i-address if needed, through email or through other means ba? Ano bang mga paraan natin? Attorney John, ako na lang sasagot, no? Yes, Attorney Sir. Regarding sa complaints mechanism ng aming departamento, Ang process kasi namin, una muna ay mediation. Uh-huh. So for purposes of mediation, kami sa aming region, hindi kami strict as to verification at hindi rin strict sa notarization of the complaint kasi mediation pa lang naman siya. Uh-huh. At pag-uusapan pa lang naman ng both parties kung ano yung possible na pwedeng maging areglo, no, para maayos yung problema. Pero kapag darating na tayo sa point of adjudication, ito na yung parang court hearing natin within the context of administrative agency, ay nire-require na namin itong complaint to be verified dahil nga gusto natin ma-ensure na talagang tama lahat ng nakasaad doon sa complaint ng isang complainant.
At pagdating doon sa tanong na paano ba or saan ba ipa-file ang ating mga complaint. Una, meron tayo yung physical filing. Yung physical filing natin, pwede nating gawin sa mga malalapit na provincial offices ng ating Department of Trade and Industry. O kaya nga, gaya ng sinabi kanina, kung nahihirapan tayong pumunta sa sentro ng ating probinsya para lamang mag-file ng complaint, ay pwede tayo lokalidad o munisipalidad. At pwede rin naman through email, no? Ang ginagamit ng ating ahensya ay yung consumercare@dti.gov.ph. Meron po tayong tumatanggap po tayo ng mga through email na mga complaints galing sa ating mga consumers. Thank you, Attorney Sai. Ayun, so meron tayong paraan. So it can be physical, it can be online, pero mas maigi pa rin yung mediation. Syempre we as syempre hindi naman na natin gusto ng mas malaking abala, and in order to settle things amicably, mas maigi pa rin talaga na mediation, which is actually one of the thrust din ng Batas for Everyone, ano, in every dispute na pwede naman siyang mediate muna lang muna, because that will be easier for the government, that will be easier for you as the buyer, at easier din siya para dun sa seller. Okay, pero kung talagang wala, kung ayaw mag-settle, edi doon na lang tayo mag-go through sa adjudication. Okay, so for question 10, this is very common these days, ano, hindi ko alam, pero marami siyang implications regarding sa taxes, sa registration. Pero let's focus on just one aspect of it, ano. May pananagutan ba ang isang customer kung nag-mine siya sa live selling pero hindi ito kinuha? Attorney Sai? Okay. Mukhang mahirap na tanong to, Attorney John, yes, no? I know. Kahit ako din, I can seem to figure out kung anong applicable dito. Okay, yeah. sige. As far as DTI is concerned, hinahanap ko kasi kung saang batas pwede siyang mapunta. Pero as far as DTI is concerned, wala tayong makita na pananagutan ng isang customer kung nag-mine siya sa isang live selling na pagbebenta ng seller. Siguro ang nakikita ko dito, baka pwede natin i-angkla sa ating civil code na lang on ordinary contracts. Yes. At ito na ay cognizable ng ating ordinary courts. Kasi kahit hindi yan nakasulat, kahit pa nag-express ka lang ng consent doon sa chat box, ay pwede nang maging actionable yun in case merong breach na nakomit ang ating customer. Pero ulitin ko, as far as DTI is concerned, ay wala namang applicable na batas na ine-enforce ng DTI tungkol dito sa sitwasyon na ganito, Attorney John. Yes, thank you, Attorney Sai. These are abnormal times nga, ano? So people resort to a lot of things. So siguro yung ano natin, legal system natin dapat ang mag-adjust sa mga ganitong sitwasyon. Pero for now yun, sa mga viewers natin, sa ngayon wala pa namang regulation ang DTI sa mga ganitong bagay. So be very vigilant na lang on both sides, ano, yung sa seller at sa buyers. Kung kasi may mga bogus sellers, may bogus buyers, di ba? And well, these are abnormal times nga. Minsan kapit patalim yung mga tao, hindi mo na alam kung sino ang legit at sino ang hindi. So be very careful na lang. So for question number 11, okay, related siya dito. Ano ang action ng ahensya niyo tungkol sa online scam? Okay, so ako na lang po siguro sasagot din dahil, well, hindi naman sana biktima na rin ho ako ng scam, ano po. So pag-online natin, no? Nakakahirap malaman, pero since tao rin po ang mga taga DTI, definitely some of us had already experienced such, ano po. So ito hong online scam kasi very broad when we're talking about scams in the internet, kasi marami tayo po pwedeng i-consider as a scam. One of which na rin yung expectation versus reality na mga memes na
one time, di ba? One of which is really a scam. And another scam na nakikita rin namin sa DTI here is yung very common na yung pyramiding scam tinatawag natin. Ito yung mga so that are thriving with the membership or by recruitment. Ano po? So ito yung mga kumikita sa pagre-recruit ng mga tao. So ito yung mga pyramiding scheme. So ano ho daw ba yung mga actions na tinitake ng DTI with such concerns? Definitely po, such scams, lalo yung mga pyramiding scams, are well-defined po sa ating Consumer Act and are, of course, punishable under such law. No po? So as sa ating Consumer Act of the Philippines, again, we can already use that, no po, as our legal basis doon ho sa mga online scams na maaaring masagupa ng ating mga consumers. So again, since it's within the Consumer Act, we need consumer complaints. Ano po? So whenever we have experiences such as yung mga scams nga po na ganito, lalong-lalo na yung mga pyramiding kasi sobrang bigat po yung mga pyramiding na yan. We're talking about investments, ano po, kapag sa pyramiding schemes tayo. Definitely, you can file a complaint with the DTI, ano po, and then we will be taking actions with this, of course, using yung ating Consumer Act and the provisions of such para masampahan natin ang kuukulang kaso at the same time, makita natin talaga yung violations nung ang mga nagko-commit ko ng mga online scams. Pero with regards naman dun sa, again, yung katulad nga ng mga simple scams na na-experience ko na rin personally, yung mga pagbili online na mga mali-maling mga dumadating or di kaya sira yung mga dumadating. Again, still, no po, yung aming mekanismo sa DTI, diretso natin kay merchant. Kapag si merchant walang ginawa, diretso kay DTI and then dun ho tayo magkita to further process yung ating complaint to see and to know kung kanino ba dapat i-put yung blame or sino ba dapat yung may responsibility over the concern. Yes, that's enlightening, Sir Melana. Thank you. Actually, yung I siguro as someone who has an economics background na rin, I think if it's too easy money, that's a red flag. Kapag sobrang nagpa-promise na siya ng easy money, mabilis na growth ng pera, that's not how money works, ano? More or less there is something shady about that. So, be very careful na lang sa mga kasama natin. Lalong-lalo na po, attorney, doon sa mga youth natin. Nagsimula yung pandemic, sobrang daming mga kabataan ang nawili sa mga ganyan. Yung manunood ka lang ng video so online and then we kikita ka na in all. Again, tama yung sinabi ni attorney, medyo shady talaga yung easy money na tinatawag natin. And of course, this is also a call for everyone, lalong-lalo na, 'di ba? Napaka intriguing na malaman na by just watching or by just joining an organization magkakapera ka. Well, it entails pala yung mga posible mo ng violations under yes. Our Consumer Act and other laws. Kaya yun po, it's a call also for everyone. Na huwag tayong tumangkilik doon sa mga easy money na tinatawag natin. Yeah, I think there's this online platform, although I will not say anything na lang para ano na din, pero there's this online platform that promises money with you posting photos lang, mga ganyan. Pero those have very serious data privacy implications, ano? Kaya nakakatakot din siya na maging ano, baka hindi mo alam ginagamit na pala yung profile mo for something, na kasi minsan nagpapa-provide din sila ng sensitive personal information which can be used for illicit activities. So yun, kahit kami naman sa amin, sa agency namin, these online scams are really really proliferant. So parang it has become ano rampant these days, kaya mag-ingat na lang po tayo sa lahat. So for question 12, maaari bang hindi magbigay ng resibo ang isang grocery store? Actually, this question is much longer than it appears now, pero iniksiyan ko na lang siya kasi nagkwento na si ate. So yun, the gist ng question is, maaari bang hindi magbigay ng resibo ang isang grocery store? Yes, thank you, attorney. Well, context po ng BIR ito actually. Yes. But we will answer na lang din po. Mandated po talaga sila ng BIR na mag-issue ng resibo. Lahat po ng businesses yan, irrespective kung grocery ka man or maliit ka man na store. Kasi kapag ka, once, kasi if you do business, you are required to register with the BIR. Diba, attorney? Yes, yes. Attorneys, yes. So, according sa ating mga tax laws, dapat talaga nag-issue sila ng BIR yan. And ang BIR po ang maghahabol sa ating mga negosyante na hindi tumutupad sa ating mga tax laws. And
mind our business owners lang, no? Katakot-takot po na penalty kapag nag-violate po tayo. Isang resibo lang, pero ang laki-laki na ng penalty natin. At bilang mga consumer din, responsibilidad din po natin na maging mapagmatsyag din. As much as possible po ay humingi tayo ng resibo dahil kung nagkataon po na, for example, may kailangan tayong ipa-replace or ipa-repair o kailangan natin ng refund, yung passport po natin doon is yung resibo. So, dapat kapag bibili tayo, maghanap tayo ng resibo, kailangan natin i-require yung mga business owners natin, mga business establishments natin na mag-issue ng resibo. Yes. Thank you, Ma'am Angie. So, yun nga. Mukhang na-encroach natin ng teritoryo ng BIR. Pero yes, yung konteksto naman kasi ng pinag-uusapan natin ay tungkol naman sa produkto. So, I think this is a necessary topic to discuss. Kaya lang siguro. And thank you, Ma'am Angie, for answering this question. So, for question 13, ano ang patakaran kung ang nabiling produkto ay expired na? Siguro this is somehow related doon sa isang question natin kanina, pero siguro ito more general, ano, yung kanina kasi, ano ba yung tanong kanina, yung ano, paano lang gagawin niya, di ba, pag may kanino po magrereklamo, parang magrereklamo lang. Oo, ito naman parang generic yung pagkakatanong niya na what are the rules. Okay, sige. I-divide natin yung klase ng commodity na pwedeng pumasok dito, no? Tignan muna natin sa aspeto ng mga pagkain, mga gamot. At kagaya ng sinabi ni Sir Mel kanina, ito ay within the jurisdiction of our Department of Health through the FDA, no? Ang itong case na to, kapag may expired na produkto under their jurisdiction, ang tawag dito ay adulterated products. Meaning may problema na dun sa product dahil expired na siya. So, of course, dahil may violation on the part of the seller, pwedeng-pwede tayong mag-file ng reklamo sa concerned agency for this under our Consumer Act. Tapos, siguro kung mag-a-apply ito sa other commodities aside from food and drugs, ay baka pwedeng papasok naman to sa Deceptive Sales Act and Acts and Practices. Kasi the mere fact of putting these commodities in your shelves means na pwede pa siya for consumption. Pero nung tinignan mo na, ay expired na pala. So there is a deception on the part of the seller na pabili ang ating consumer ng kanilang produkto. So, pwede pa rin siyang actionable under our Deceptive Sales Acts and Practices. Okay, Attorney Sai, thank you. So, yun yung policies natin regarding dito sa expired products. Ano? So, on question 14, maaari bang ipalit kung depektibo ang nabiling item? I think there is something related din dito na question mamaya. Yes, Sir Mel. Yes po. Regarding po again dun sa mga defective items natin, when can we say ba na defective yung item? Well, definitely when it does not perform yung mga specified na dapat pine-perform nito under the contract or yung sa manual ng ating nabiling produkto. Ano po? So kapag sinabi nating defektibo, siguro may magtatanong, sino bang mag-identify kung defective ang product? Is it in the vision ba or the vision po ba ng ating consumer or nasa prerogative na ba to ng ating mga seller? Ano po? Definitely, yung mga service centers po nating tinatawag or yung mga nagre-repair ng mga products natin, meron silang list ng mga pwedeng defects ng isang produkto para ma-consider siya as factory defect or it can be on the fault of the manufacturer, mga ganung bagay po. So again, kapag mga ganung bagay, when we say it is defective or it is identified as a defective product, again po pwede ho natin itong ipalit. Ano po? Papasok din ulit dito yung ating 3 R's, yung ating repair, replace, and refund. Pero we should also consider na itong tatlong remedies na to, they have yung hierarchy. Ano po? Hindi natin i-claim na agad refund lang gusto ko. So we are giving, of course, chances to our business owners or to our sellers na ma-actionan din yung kanilang concern or yung concern ng bumili sa kanila. So first, Suzanne, is definitely yung repair. No? So itatry mo nang i-repair ni
business owner yung ating produktong nabili. If not, doon naman tayo sa second na 3 R's, which is yung ating replacement, papalitan niya ng panibago. Pag ganun ulit yung pag naging ganun ulit yung problema natin or hindi na naman na-replace yung ating product, pupwede na tayo with the refund. So yun ho yung tatlong remedies na available for our consumers. So for the question, well, definitely yes, pupwede nating invoke yung ating 3 R's with the business owner or yung merchant na pinagbilhan natin ng nabili nating produkto. Thank you, Sir Mel. I think the next question is related here. I think the next question or yung mga succeeding. Anyway, for question 15, pwede ba yung ginagawa ng online sellers na kukuhanan ng litrato ang nakakatanggap ng parcel? This has been the subject of memes yung sa Facebook yung nag-umaaga. Kagigising attorney, yung kagigising mo tapos pipicturean ka. Yeah. Kaya nga ako hindi ko as a rule sinabi ko na sa guard ng office kasi sa office ako nagpapa-deliver kasi ayoko sa bahay. Baka kung sino ma-picturean nila doon. But yeah, ang instruction ko sa guard na lang para at least siya yung mag-receive. Kasi may one time na trauma na ako dun sa kaka-picture. Sir, picturean ka namin, ganoon sila. Eh, siyempre dapat pag pinipicturean ka, diba, dapat nakapostura ka naman kahit pa paano. So, pwede kaya ito? Itong ginagawa nila? Na pagpapapicture? Sino po sa atin? Yes. Okay. Ayan, with regard po sa pagkuha ng litrato ng ating mga buyers attorney, papasok po dyan yung consent natin. Yung kung iaallow po ba ni buyer ang makuhanan ng litrato. Pero pwede rin po nating ipasok dito yung provisions ng Data Privacy Act po natin. So, kapag ayaw ni buyer, hindi naman po natin pwedeng pilitin na kuhanan siya ng litrato as proof po na na-deliver yung kanyang parcel. Anyway, kadalasan naman po, no, per experience na rin po, hindi naman po nila kinukuhanan exactly yung buong litrato mo. Parang titignan lang po nila, kukuhanan lang nila na parang natanggap mo talaga siya. Parang enough na po na nakuhanan yung picture mo na nag-receive ng parcel. So yun po, unless may additional inputs po si Attorney Sai. Yes, Ms. Angie, tama yun. Actually, meron ng NPC advisory in the past na ang sinasabi, pwedeng mag-call as processing of personal information ang pag-post pa lang ng picture without the consent of that person. No? So, i-apply natin yung advisory dito sa ating question dito. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng pilitin na makukuha na ng picture na nakikita yung mukha natin. So siguro pwede nating gawin ay i-limit lang yung makukuhanan nila sa yung kamay natin na hawak yung produkto na dineliver nila. So baka pwedeng ganun na lang yung maging resort natin para hindi naman mapilit or pilitin ang ating mga buyer na ma-subject sa ganitong klase ng scheme na feeling ko abusive na on the abuse. Part. I would call it abuse, yeah. Thank you, Attorney Sai. Actually, yes, may data privacy implications nga itong ganitong yung ibang sellers nga, yun yung mas malala na nagpapapicture sa ID, which is just ko, data privacy violation at its finest. So, yun, ang problema lang dito siguro if magkaroon ng stalemate, ayaw ni courier i-release kasi requirement nila na picturean. Tapos ayaw din naman ni buyer magpa-picture. Eh, bahala kayo sa buhay niyo. Sa barangay kayo mag-uusap. So, ayan, yung that's for question 15. Thank you everyone for yung feedback. So, for question 16 naman, maari, eto, weird ito, pero this is actually the subject of a law. Maari bang candy ang isukle sa iyo kung kulang ang barya ng kahera? Sige po. I think I'll answer that kasi again, na-experience ko na rin siya. Yes. Correct. O, attorney, ito yung talagang, lalo-lalo na nung bata tayo, definitely. Yes. Ng mga nanay natin, bili ka nga ng suka doon sa ang ipapalit sa atin candy. Tuwang-tuwa tayo kasi candy yung ibinapalit sa atin. Ano po. Pero definitely, concerning the DTI ano po, and our existing fair trade laws, meron tayong tinatawag na RA 10909, ano po, yung No Shortchanging Act. So, na-enact
ang batas na ho ito dahil siyempre kahit nasabihin natin gaano man kaliit yung mga barya na minsan kinakaligtaan na nating kunin o maibigay ng mga business owners, of course, definitely, pera yon. It has value. So minsan nga ho, kapag when we're doing consumer education initiatives, nilalaro namin tong tanong na to, lalo pag may nagtatanong sa amin na pwede bang candy po yung ibarya sa amin? Kung papayag po sila na candy din yung ipangbayad sa susunod, why not? Gumagano po kami. Aside, kidding aside, bawal po talaga siya. Under the No Shortchanging Act, ang mga bawal po dyan, definitely, yung hindi nagbibigay ng barya, ayan, number one yan, yung mga kulang magbarya, and at the same time, yung nagbabarya na hindi pera ang ibinabarya. Ito nga ho yung kadalasan, yung candy yung ibinabarya. So, lalong-lalo na ho, siguro call na rin dun sa mga anak rin na pinagbibili ng kanilang mga nanay sa mga groceries. Ano po? Mindful about this, ano po, hindi porket gusto natin yung candy at masarap yung candy, eh po pwede na candy ang ibarya natin. Ano po? We have existing trade laws regarding shortchanging, ano po, na po pwede natin gamitin in defense doon sa mga business owners natin na gumagawa pa rin ng shortchanging acts dito sa atin. Yes, thank you, Sir Mel. Yeah, it's part of the nostalgic, yung anong nostalgia that comes with childhood. Ano? Parang one way or another, na-scam ka ng tendera kasi ang binigay sa'yo candy in exchange for yung ano yung sukli mo. Pero napagalitan ka naman kasi kulang yung binigay sa'yo. Anyway, akala nila ay ikaw yung may gustong candy yung ipambarya. So, thank you, Sir Mel. So, Attorney Sai? Yes, Attorney Sai. Siguro ang observation ko lang dito sa No Shortchanging Act ay challenging siya i-prove sa court or sa administrative body. Kasi paano mo naman siya patutunayan na candy nga talaga yung binigay sa'yo other than siguro yung affidavit mo na pwede rin namang i-counter ng isa pang affidavit ng opposite party. So siguro yun lang yung talagang challenge dito sa ating No Shortchanging Act. And not to mention, very, very minimal value. Sino naman na mag-aaksaya ng oras para sa maliit na bagay na ganun, di ba? Unless binigyan ka ng 1,000 worth ng candy, that candy. Ayun lang. Ano, di ba? Pero kung ano, bariya-bariya naman, I mean, the intent of the law is good, pero how you will execute it eventually, parang mahihirapan ka talaga. Siguro, attorney, ang the best solution dyan yung sinabi ni Sir Mel kanina. Yung mga anak natin, let's teach them young. Correct. Dapat alam na nila parang meron na silang idea kung ano ba yung mga consumer rights, mga ganyan, para maiiwasan natin to. Correct. Pag nila sa kantina, ay sorry po, tinuruan ako ng daddy ko, ni mommy ko, bawal po. Magugulat yung tindera, no? Yung 5-year-old, sasabi niya, oy, R18909 yan ah. Mag-iskandalo yung bata sa kanina. That would be a meme-worthy ano, conversation if that happens. Pero yun nga, technical, I mean, in the real sense of yung ano nitong question na to, ano, parang it's too trivial to be the subject of a lawsuit or whatever. So thank you everyone for yung comments natin on this. So let's proceed to question 18. May pagkakaiba ba ang consumer rights sa pagbili online at sa physical store? So, I will take this question. Yes, Ma'am Angie. Okay po. So, yung atin pong mga customers online at yung mga nakikipag-deal sa physical stores. Well, consumers naman po sila yan eh. There's no other category except consumers. So, kung ano po yung rights ng isang consumer dealing sa online platforms, same pa rin po yung right nila dun sa parehas pa rin yung karapatan ng mga consumers natin na bumibili sa mga brick and mortar stores. So wala pong delineation yung ating batas na eto pinapaboran ko si online consumer, eto dapat ang karapatan niya. So there is no provision to that effect po. So tandaan lang po natin na sa pagbili online, we have to be very vigilant po, doble ingat po tayo dahil mas madalas po at mas malaki yung chances po ng mga ad panlilinlang or scams online. Kaya siguro din po natin na legit, unang-una legit yung store. At saka yun po, i-check po natin yung mga reviews and feedbacks sa mga online sellers. Thank you, Ma'am Angie. Yes, that's correct. Ano?
wala naman masyadong distinction sa online at physical na pagbili. At the end of the day, consumers din naman kayong lahat. So you are entitled to the same set of rights. Okay, so for question 19, the question is, ito na yung related dun sa kaninang question. Ano? Kung nakabili ako ng bagong gadget na defective, pwede ba akong mag-demand ng bago kahit sinabi nilang aayusin nila? Okay, ako na yung sasagot nitong question 19, attorney. Yes. So kung makakabili kayo ng bagong gadget at defective, tandaan natin, pwede siyang pumasok sa ating warranty na tinatawag natin, no? Bilang violation, meron tayong karapatan to choose sa ating 3 R's, yung refund, replace, saka repair nga, no? Ang sabi sa ating batas, depende kasi yan sa klase ng warranty na ibinigay sa atin ng ating sellers. Pero usually, ang nangyayari, may choice ang ating consumers to choose between refund or repair. Okay? So meron silang option between the two. Ngayon, kapag pre-provide ng ating seller through their express warranty yung choice for replacement, then included yung replacement sa ating options. Ngayon, ang tatandaan natin, ito ay karapatan nating mga consumer. Ibig sabihin, tayo yung may karapatan na pumili doon sa ating mga remedies at hindi pwedeng i-impose ng ating mga sellers kung ano yung gusto nilang i-avail natin. Okay? So in response to this question, hindi pwedeng i-demand ng ating seller na aayusin muna nila kung ang option mo ay the other two remedies. Yes. Okay, that's enlightening ano, kasi may mga ganyang talagang gadget stores na insist nila na ayusin kahit naman merong ibang options. Ano? So, thank you, Attorney Sai. And for our last question, which is a very timely question to end, and a very good question to end yung ating Q&A portion. Sa panahon ng COVID, ano ang regulasyon tungkol sa mga ukay-ukay? And so, siguro to add to the question na rin siguro, sorry if I will be asking another question na, pero ano ang regulations ng DTI in general regarding na may kinalaman sa COVID? Yes, sir, ma'am. Okay po. Yes, attorney. So sa akin na naman po, may ibabato tong question na to kasi na-experience ko na naman siya. Ang dami mo ng experience. Oo, parang lahat na ata tayo dito, very guilty doon sa ating culture ng Filipino kasi grabe, ang ukay-ukay talaga. Lalong lahat na yun, ano po. Pero dito po sa tanong natin, nasa panahon daw po ba ng COVID, ano po, ano yung regulations about ukay-ukay? Well, when talking about yung regulation ng ukay-ukay during the COVID, ano po, there had been a lot of advices and pronouncements by the Department of Health, ano po, na medyo iwasan muna natin yung ukay-ukay kasi definitely yung ukay-ukay sa Pilipinas, matao, naghahalungkat, nagsisir-siran tayo ng mga damit. Yung ganong instances po kasi hindi po talaga may iwasan yan. Kaya as much as possible, the Department of Health had been advising everyone po na to refrain from going muna doon sa mataong ukay-ukay. At the same time, yung pwede tayong makakontaminate with others. With regards naman po in general, when you talk about ukay-ukay kasi, we have this RA 4653. Ano po. Itong 4653, it prohibits yung commercial importation ng textile articles commonly known as used clothing and rags. Ano po? So definitely, bakit po ba ito ipinagbabawal ng batas na yon? Kasi, well, isa hong implication niyan is it will of course kill yung ating industry ng textiles dito sa Pilipinas. Kasi of course, mawawalan ng chances yung ating mga local producers na makakuha rin ng magandang sales with that. At the same time, it's also a health concern. Ano po? So kami naman ho sa DTI, since we are also into health and safety protocols monitoring in business establishments, as much as possible, we apply the same, lalong-lalong dun sa mga nagbebenta ng ukay-ukay or yung mga doon ho sa place ng ukay-ukay natin. So with doon ho sa pangalawang question kanina, attorney, na sa amin naman ba in general, how do we regulate such sa gitna ng COVID? Again, we do regular monitoring ng health and safety protocols natin.
We locate them as well, lalong-lalo sa mga palengke natin. Andyan din sila, nagbebenta rin sila as much as possible. We apply the same health and safety protocols doon sa lahat ng business establishments natin in relation doon ho sa pag-control natin ng COVID situation sa mga LGUs natin. So baka may gusto pa pong i-add yung iba kong kasama ho dito, Sir Attorney Sian, Ma'am Angie, regarding ho dito sa question. Yes, Sir Mel, tama yung sinabi mo na meron tayong RA 4653. Actually, medyo ancient na tong batas na to. Yes. Ang sa pagkakaalala ko, mga 1960s pa yata yes. ito. Yung yes, po. RA 4136 is 1966. Ayun, tama. So ancient na pala siya. At hindi naman niya pinagbabawal per se ang ukay-ukay. Ukay-ukay. Ang pinagbabawal niya lang ay yung pag-outsource ng mga supply from other countries kasi nga mura na yung dating dito ng mga commodities at hindi na makakope yung ating local garment industry dito sa Pilipinas. And yun nga, sabi rin ni Sir Mel, meron din kasing health implications as to importing yung mga used clothes from other countries. Yes, thank you, Attorney Sai. Pero yung siguro I would like to ask na lang how does the DTI cope with the COVID situation in general na ha, hindi na lang about sa ukay-ukay. Paano nagbago yung mga ano yung mga nagbago na sa mga ano sa processes sa siguro sa po ano pasok ako dito attorney total ano kami yung nasa field ano po yes. Naman sa regarding ho sa mga fieldworks ng DTI, yung aming pong regular price and supply monitoring, yung monitoring natin ng product standards, ito nga ho yung na-add sa atin ngayon, health and safety protocols, lahat ho ito talaga naapektuhan. Ano po? We have coping up mechanisms. Ano ho yung mga ito? We do monitorings online na rin po or through phone. So how do we do this? Ano po? We collect yung mga contact numbers ng ating mga business owners, of course with their consent. Ano po? All geared lang towards doon sa ating monitoring. So kapag mabawasan din yung paglabas namin, at the same time, hindi kami makakontaminate ng iba. At the same time po, baka tanungin din, ano yung magiging mode of verification namin kung tampa ba yung mga binibigyan data sa amin? Of course, together with our negosyo centers, junior business counselors. Ito nga po yung mga opisina, yung mga mini DTIs natin per LGUs. Na rin po yung kasama natin na nag-verify po ng mga pinoprovide na information sa atin. And of course, when the permits allow us to do so, no po, we still go out. No po, tuloy-tuloy po yung ating mga monitoring. Kaya ito call din dun sa mga business owners natin na talagang sabi ko nga yung iba mga pasaway talaga ano po in general yung mga mahilig ano po na mareklamo sa DTI again hindi ho nagbago yung proseso natin generally din sa mga iba pang processes sa DTI offices yung pagkuha ho ng business name pagkuha ho natin ng mga accreditations yung ating mga permits and accreditations ng kailangan ho ng ating negosyo again we are still offering them ano po kaya ho sa mga nagnenegosyo ho na nagbabalak ano po naman lamang sa ating mga consumers ay narito po ang DTI ano po with or without COVID tuloy po ang serbisyo natin para sa ating mga mamamayan po lalo na for our consumers. Yes, thank you Sir Mel. Actually totoo it doesn't government service doesn't end with doesn't end with COVID although we will be more constrained sa mga movements natin lalo sa mga accreditation. Actually in our agency naman we do virtual inspections so through Zoom na ini-inspect mo na physically yung building pero I think genius yung idea na yan pero we will adapt, we will cope with this situation. It's unfortunate that we have this pandemic, but if we force ourselves to look into the silver linings, medyo may nagkakaroon tayo ng improvement regarding sa technological capacity ng mga offices natin. Ngayon, madaming digitalization efforts ang mga ahensya para ma-minimize ang face-to-face na interactions. And I think DTI is doing well with those yung mga ganung on those fronts. So so we're done with our Q&A portion. Siguro as the last portion of our program, I will be asking you to give a few final words regarding siguro about
about your agency or about sa mga naging questions or about literally anything about yung sa what you do in DPI. Ano yung mga calls, ano yung mga advocacies na pinupush natin. Let's start siguro alphabetically na lang, Ma'am Angie. Okay. Attorney John, gusto kong i-address dito yung ating mga business, mga business establishment. So, I would like to say sa ating mga business owners and sellers na we could not emphasize even more for you to be compliant with our fair trade laws. So kabilang po ito sa aming advokasya sa pag-promote ng ethical business practices, lalong-lalo na po ngayong pandemic. And kakasabi nga lang po natin kanina, you see, ngayong pandemic po, napaka-wide nung opportunity natin para mandaya kung tutuusin. But yeah, Let's not settle for that. Wag po sana natin samantalahin yung kasalukuyang estado natin para makabawi sa ating mga business losses at the expense ng mga consumers. We always have to remember that we are also consumers at certain points. Kaya for sure, ayaw naman po nating ma-receive yung mga kung nandadaya man tayo. We don't want to be deceived din po. So again, when we do business, gawin po natin na marangal at naayon sa ating mga batas. Dahil sa pamamagitan po nito, ay mas pagkakatiwalaan po tayo ng mga consumers. And when we gain the trust of our consumers, we can establish good reputation. And consequently, we earn patronage, which would eventually lead to, you know, business stability in the long run. So there's no better advertisement than honest and good service. So maraming salamat po sa One and Wana, sa mga One and Wana natin dyan. And sa mga business establishments din po natin na talagang very compliant din po. And isingit ko na lang din na, Attorney Sai, na maybe we could promote yung atin pong safety seal. Yan. So since we are actually promoting po yung program po natin, yung pagbibigay po natin ng safety seal, which is the seal na certifies na yung isang business establishment po ay compliant siya sa ating mga health and safety protocols. So when you have this seal, that means na consumers are safe inside your premises dahil nga po compliant kayo sa ating mga safety and health protocols. Do you have the seal with you, ma'am? Actually po, wala po akong seal ngayon. Ma'am, can we incorporate that? Access po siya sa internet. Yes. So safety seal, we can incorporate that in the siguro sa comment section, yung safety seal. Okay, meron po sa akin, attorney, siguro pwede ko siyang mabilisan lang. Ayan ho yung ating safety seal. Ayan. So, yan po yung safety seal natin. What does this mean, Sir Mel? So, yung po doon sa ating safety seal, again nga po, actually hindi lang ho DTI ang implementing agency ho nitong program na to. It's a multi-agency program nga po. So, we have DILG, we also have Department of Tourism, DTI, and yung iba ho nating agencies, may nakatoka ho per agency na mga business establishments na aming pong silang i-examine kung talaga pong nakakapag-comply sila sa kanilang health and safety protocols, no po, as mandated by our existing regulations nga po. So itong safety seal, ang implication ng ho nito, when you have the safety seal on your business establishment, definitely you have been examined by the agency that you are complying. At the same time, consumers are safe or are handled within yung exercising yung ating due respect doon sa mga existing health and safety protocols nga natin. So doon po sa ating mga business owners that would like na ma-assess din ng mga agencies natin para somehow makagain din tayo ng trust for our consumers na safe nga doon sa ating business establishments, you can of course call us sa DTI or yung mga agencies natin. They can also search itong program natin ng safety seal. Ang alam ko ho, talagang ongoing pa ho ang marketing nito sa or yung advertisement nito sa ibang platforms natin dahil nga po medyo malaking program ho ito. This is a nationwide program. So definitely po, one of these days kapag marami-rami na yung mga na-certify natin, to follow na rin na marami-rami yung mga susunod pa na ma-certify natin. Again, the goal here is of course to secure yung ating mga consumers when they're going outside, especially when they're going to establishments and interacting with the establishment as well. So yun po sa attorney. Oh, yes, thank you Sir Mel for yung sharing itong safety seal natin. So siguro, let's go back dito sa ating slide.
Sir Mel, is that yun na ba yung final words mo? Or is that just a continuation of Ma'am Angie's? Opo, ginantinyo ko lang po, attorney. Yes. Sir Mel, what about you? What can you say? Opo, so being part po kasi ng ating, since of course the Department of Trade and Industry, hindi lamang ho kami more on advocacy. We have of course the regulation part. Kami ho, we believe that we can never do it alone as a government agency. No, we have to have great connections and we have to partner with our consumers, civic organizations outside our country, kung po pwede pa nga, ano po, when we're talking about consumerism. And as part of the enforcement and monitoring team, ako ho talaga ay isa ho ako talaga sa testament to how much a consumer can help, no, doon sa pagtulong din natin for other consumers, no po. So it's a call for our consumers. Again, we have our responsibilities, no. Huwag nating isipin na hindi porket tinawag ang division ng Department of Trade as Consumer Protection Division, eh, lagi kaming papanig sa consumer. Definitely, it's not how it works, ano po. Ang point lang namin doon, we give due respect and we give due diligence when handling, of course, consumer complaints. Pero we can never do it alone. And definitely, ano po, if the consumers are very well aware of, ito ho dito ho kami naniniwala, ano po, sa DTI, and I think everyone can vouch with this, hindi po natin kailangan manghuli ng manghuli, ano po. As much as, mas maganda na consumers and business owners are educated with their responsibilities and rights para on their own, they can already make mechanisms on their own, how to address their own concerns. Kaya nga ho kami sa DTI, madalas ang tingin nila sa amin, kaaway, lalong-lalo na sa mga business owners. Kasi pag nakita na ang DTI, hala, manghuhuli na yan, magsara na tayo, manghuhuli na yan. No? Hindi nila alam na hindi kami palaging ganon. Ang dala namin madalas ay ball pen at yung mga bibig namin. Ano po? To what? Ano po? To educate them, to give them what to do or to give them the right things to do para hindi na kami umuwi doon sa kinakatakutan nilang hulihan. So again, it's a call for everyone, especially to our consumers. Let us help each other. Ano po? We can never do it on our own, but of course, with our consumers being empowered by themselves, I think we can champion consumerism here in our country in no time. So yun lang po, Attorney John. Thank you po sa lahat ng tagapanood natin for Batas for Everyone. Thank you. Thank you, Sir Mel. Those are really encouraging words. Kasi I understand yung takot that comes with business, yung business ng mga businesses when dealing with DTI, kasi we have always been yung sa kami sa LTO ganun din, we have always been enforcement agencies, ano, na we sadly sometimes have to do the hard work, yung mabigat na trabaho of enforcing our laws, ano. Pero siguro yung approach ng government these days is through more on advocacy rather than yung sa panghuhuli. And I hope the people understand na kasi feeling ko sa it comes with Filipino culture na rin na they'd rather evade yung they'd do everything para maiwasan lang yung inspections, mga ganun. They do everything para hindi na mag-undergo sa same qualifications as others. I think that's something that we should start changing already, ano, kasi that has been the perennial sickness of yung Filipino society. So I think we should evolve we should adapt to yung ano to yung more on yung pagsunod rather than pag-iwas. Attorney Sai, any words? Sige. Kung si Miss Angie kanina, nag-focus siya more on the business side. Kung si Sir Mel, nag-focus din sa consumer side. Ito ay dahil ang Department of Trade and Industry ay merong dalawang mandato. We enable business and at the same time, we empower consumers. So, ibig sabihin, we strike a balance between the interests of both parties. Hindi kami pumapanig sa kahit iisang party lamang. Titignan natin kung sino ba yung, kung kaninong argument ba, kaninong side ba yung mas matimbang, at doon kami kami magde-decide kung saan kami papanig later on. We always exercise yung due process natin. Titignan natin lahat ng aspeto ng reklamo, nang sa gayon ay hindi tayo makapag-sanipa ng injustice sa ating bansa.
magkus ay makakontribute pa tayo dito sa ating inaasam-asam lagi na hustisya, mapamalaking bagay man yan or through ano lang yan or concerning consumer transactions. So kami sa DTI ay kaibigan kami ng lahat. Kaibigan kami ng businesses, kaibigan kami ng consumers. At sama-sama tayo tungo sa isang direksyon na kung saan ay magkakasundo ang lahat ng partido at walang lamangan at walang mga pang-aabuso na nagaganap. So kami sa DTI ay katuwang ng lahat at kami ay nagpapasalamat din, Attorney John, no, sa pagpapaunlak sa amin dito sa inyong segment. Actually, yung first segment ng inyong questionnaire, kami ay natutuwa at lubos ang galak dahil hindi namin inaasahan na kami ay mai-invite dito sa inyong programa. At maraming salamat at sana marami pa kayong matulungan ng mga one at one na maintindihan ang ating mga batas dito sa Pilipinas. Salamat. Salamat din sa mga tagapakinig natin. Thank you, Attorney Sai. And of course, I would like to extend yung pasasalamat ko sa ating mga kasama dito. Ma'am Angie, Sir Mel, Attorney Sai. Kasi even at this hour na hindi, it's an ungodly hour na in the wee hours of the night, pero they still agreed to speak about yung sa consumer rights and responsibilities. And if you'll see, they are all youth, they are all young people, very youthful. I think that should send the message na young people are the future of this of the government agencies that we are representing. The young people are the future of the government. I'm from the government as well, ano? So we are next in line. And given that we are willing to extend yung tulong namin in any way we can, willing kami na mag-share ng aming advocacy sa public, I think yung direction natin is we are parang going to the right direction. And nakita naman natin yung dedication ng ating mga kasama dito sa from DTI na ano, for sharing what they know and letting you our viewers understand yung mga karapatan nyo at mga responsibilidad nyo bilang consumers. We hope that we will be in constant communication and connection with DTI if we will be needing their help in the near future, and siguro in some other topics that we can invite them. And I'm opening the floor to other government agencies din siguro if they need if they want to not to share their advocacies as well with us, kasi at the end of the day hindi natin kaya ng mag-isa, gaya nga ng mantra nila. It seems na ganun yung mantra nila na we can't do this alone, we need each other, and the only way to move forward is for us to be united in our front. So again, Sir Mel, Ma'am Angie, Sir Attorney Sai, thank you very much sa pagpapaunlak sa ating ano, sa ating first question hour. Salamat din sa buong pamilya ng DTI Region 2 and DTI in general for allowing me to tap these young people to speak about the rights of our ano, consumers. So I think that's it. Thank you, everyone, and good night.